أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-aralan ay sa level 1 sa pangalawang aralin. At nakuha po natin sa unang aralin yung mga Arabic alphabets. At gaya po na nabanggit natin na isa po sa mga assignment niyo sa bahay na ito yung tinatawag na kinakailangan na ginagawa nito, practice niyo sa bahay para mas lalong mahasa ang inyong sarili. So, i-familiarize niyo yung Arabic alphabet mula alif hanggang ya, tapos ito ay sulat niyo sa papel katulad ng ginawa natin. Pagkatapos ay tanggalin niyo yung mga ano niya, yung mga tinatawag ng mga English translation niya. Tapos i-mix niyo para makita niyo kung nababasa niyo na ba o na-familiarize na kayo sa tinatawag na mga letrang Arabic. Ngayon, ang kukunin natin ay alif, ba, ta, tha. Itong mga letrang ito ay kukunin natin kung paano isulat. Paano isulat. At bago tayo magsimula, ay gagamitin natin itong tatlo. Pero syempre, ito yung mga tinatawag na haraka. Ha? Ito yung mga vowels, haraka sa Arabic. Haraka. Ibig sabihin ito ay haraka. Baris. O kaya ay tinatawag na vowels. Okay? So, ang fatha, 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 ay sa taas yung baris. Sa taas yung baris. Ang kasra, kasra, ay sa ilalim yung baris. Sa ilalim yung baris. Ang dhamma, dhamma, ay sa itaas yung baris, pero pag ganyan, wow, parang wow. Okay? At sukun, sukun, ay yan yung sa taas na parang bilog siya na maliit. Okay? So, ito yung mga haraka na gagamitin natin. Okay? Mga haraka na gagamitin natin. So, makikita natin una, fatha. Fatha sa itaas. Kasra. Kasra sa ibaba. Dhamma. Dhamma sa itaas. Pero, ano siya? Wow. Parang wow. At saka yung pinakahuli, sukun. 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 Okay. Itong mga pag-translate natin, ang mahalaga alam niyo kung paano bigkasin. Fatha. Kasra. Dhamma. Sukun. Okay? Yan ang mga baris, vowels o yung tinatawag na haraka sa wikang Arabic. Okay? So ngayon, itong gagamitin natin bidnila. So at least alam nyo ang mga haraka na ito. Gagamitin natin sa papaano isulat itong mga letra pagkatapos gagamitan natin ng tinatawag na mga vowels. Okay? Pero gagamitin lang natin ito, mostly ginagamit itong tatlo. Ito, hindi na, kasi sukun yan. Okay? So ngayon, makita natin, familiaras naman kayo, dito sa alif. Alif, ito ang unang isusulat natin. Paano isulat ang alif? Paano isulat ang alif? At ano ang pagbabasa sa kanya kapag nilagyan natin ng vowels? Kapag nilagyan natin ng vowels. Okay? So, mamaya tayo dito. Una ay yung alif. Alif. Yan ang letrang alif. Okay? Paano natin isulat? Yan. Ganun lang. Okay? Kapag lalagyan natin ng haraka, ay saka natin lalagyan ng hamza. Yan. Pag lalagyan ng haraka. Pero pag wala, ay walang tinatawag na hamza. Okay. Paano isulat ulit? Ganyan. Hindi ganun. Hindi pataas, pababa siya. Okay? Pababa siya, ha? Okay, ganun din. Ulitin natin. Yan. So, ito pinakamadali siguro para ka lang guguhit, ano? Okay. So, lagyan natin ng vowels, ano? Inshallah, makukuha natin yung specific na, ano, ng alif kapag ka sa, ano, yung hamza. Ah, yung hamza pala. So, dito, lalagyan natin ng hamza kasi lalagyan natin ng haraka. So, unang haraka ay fatha.
which is magiging a. Magiging a. Sa taas, ha? A. Okay? A. Ha? Paglagyan ng harak, ha? Na fatha, magiging a. Okay. Paglagyan ng haraka na kasra ay magiging i. I. Tapos, kapag naman dhamma ay u. U. So, basahin natin. A, I, O. A, I, O. Okay? Kapag sa fatha, magiging a. Kapag kasra, magiging i. Kapag dhamma, magiging u. Okay. Isulat natin muli para at least medyo ano kayo, ha? Masanay kayo, inshallah. Okay, sulat natin ulit. Paano isulat ulit? Ganun lang siya. Yan. Lagyan ng ano, kasi lagyan natin ng haraka, hamza. Ganun din. Lagyan natin ulit dito. Tapos dito ulit. Lagyan natin ulit. Okay, lagyan natin ng haraka. Pag fatha, A. Pag kasra, I. Pag dhamma, U. So, tingnan nyo. A, I, U. Okay. Yan ang pagsulat. Papaano isulat muli? Yung tinatawag na ano? Letrang alif. Ang letrang alif ay isusulat na pababa. Pababa siya. Yan. 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 Nakadepende kung lalagyan mo siya kasi dito yung hamza, lagyan natin kasi ang kanyang haraka, ilalagyan natin. So, lalagyan natin ng hamza dito. Lagyan natin ng hamza dito. Okay. So, basahin natin. A, I, O. Okay. Papaano natin sa assignment nyo? Anong gagawin ulit? Saan ba yung sinulat ko dito dati? Wala na ata. Okay. Yan. Siguro nakikita niyo yan. Ilalagay, isusulat dito yung alif. Hindi alif. Alif. Tapos yung English niya. Pagkatapos, ay sulat niyo yung A, I, O. A, I, O. Hanggang mapuno yung isang page. Okay? Isang page. So, isusulat mo yung alif. Tapos ito. Tapos isusulat mo ang A, I, O, A, I, O, A, I, O. Yan ang kabilang sa inyong assignment na dapat gawin nyo sa inyong bahay bilang pagsasanay, pagtulong sa inyong sarili. Okay? Kasi kung hindi nyo gagawin yan, hindi kayo matututo. Kailangan talaga ay magtangi kayo ng oras para mag-practice sa ganitong mga assignment. Okay? So, gaya na nabanggit natin, yan ang napakasimpleng letra na matutunan natin. Una-una, yung alif. Alif, kapag nilagyan natin ng haraka, ay A, I, U. A, I, U. A, I, O. Paano isulat muli? Ganun lang. Ha? Tinan nyo lang, ha? Mula sa taas, pababa. Tapos, lagyan ng hamza kapag lagyan ng lalagyan mo ng tinatawag na haraka. Okay? So, ang vowels natin, merong fatha, kasra, dhamma. Ito, hindi na natin gagamitin. Okay? Nakuha nyo? Inshallah, nakuha. So, yan ang tinatawag na letrang alif. Paano isulat? Na, ganyan lang siya. Paano isulat? Okay, dito tayo, lilipat tayo sa ba. Ba. Paano isulat yung ba? Okay. Nakuha na po yung alif. Inshallah, isulat nyo sa inyong first page, alif, tapos A, I, O, hanggang mapuno ang inyong notebook, yung first page nito. Okay, step tayo sa tinatawag na ba. Ba. Okay. Paano isulat ang ba at paano basahin kapag siya ay nilagyan ng vowels, nilagyan ng haraka? Okay, paano? Simula tayo dito, inshallah. Una ay ganyan. Yan. Okay? Tapos lagyan mo sa baba. Yan yung ba. Ganun lang. Kunti lang ilagay mo. Yan. Yan. Kunti lang dito. Yan. Ang ba. Ba. Ha? Ba. Okay.
Paano isulat? Ha? Tingnan nyo ha. Paano isulat? Yan, malit lang dito. Tapos, ganyan. Yan. 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 Lagyan natin ang vowels mamaya ha. Paano isulat muli? Tingnan nyo, paano pagsulat ha? Okay? Yan. Yan. Okay, ba. Napakasimple, ba. May tuldok sa baba. May tuldok sa baba. Lagyan natin ng vowels. Okay. Pag nilagyan natin ng vowels, ng fatha ay magiging ba, bi, bu. Okay? Ha? Ang ba, pag nilagyan natin ng baris o yung harakat, una-una ay ba, bi, bu. Okay, mashallah. Nakuha nyo. Lagyan natin muli ito ng vowels, ha? Okay, sabayan nyo ako. Ba, bi, bu. Okay? Nakuha nyo? So, yan ang haraka. Fatha, kasra, dhamma. Okay, lagyan natin ito muli. Ano ulit? Ba, bi, bu. Okay. So, ang letrang ba, kapag nilagyan natin ang vowels, na fatha kasra dhamma, ito fatha ba kasra bi dhamma bu, ba bi bu, ba bi bu. Okay, so mashallah, nakuha niyo na yan siguro. Paano isulat muli? Pinakahuli para at least ano, alam niyo yan, kunti lang siya, hindi siya malalim yan, ha? Okay, nakuha niyo isa pa. Yan, ba. Ang ba, ta, tha ay magkakaparehas. Magkakapareha siya. Ang kaibahan lang niya ay tuldok. Ha? Tuldok. Okay, ganun din. Ang gagawin natin ay susulat tayo sa tinatawag na notebook. Unahin natin yung ba. Hmm? Muli, susulat natin dito sa taas. Yung ba. Ba. Tapos English translation, tapos ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu, hanggang mapuno yung first page. Ito ay training niyo sa inyong sarili. Okay? Pag ano, masasanay kayo inshallah. So yan ang pagsulat ng ba. Yan ang pagsulat ng ba. Okay. Isulat natin yung ta. Kahit na magkaparehas, pero ito rin ay kailangan ay practice natin kasi ano rin siya, ta. Kasama siya sa mga letters. So, ganun din yung ta. 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 Okay? Ito yung mga letra. Pagkatapos mamaya, ay papaliwanag natin kapag sinulat natin yung ano niya, letra niya, ay paano lalagyan, pag nalagyan ng vowels, paano ito basahin. Okay. Next, isulat natin yung ta. Ganun din. Yan. Ganun din. Ganun din. Yan, magiging madali na lang yan. Dalawa ang tuldok ng ta. Okay. Paano isulat muli? Yan. 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 Okay. So, napakasimpleng isulat, ano? Napakasimpleng isulat, mashallah. Dalawa ang tuldok niya kapag ta. So, lagyan natin ang vowels. Ha? Lagyan pa natin ang isa. Okay, lagyan natin na isa para at least makuha niyo yung pagsulat. Ganyan lang. Ganun din. Ganyan din. Yan, mashallah. So, letrang ta. Letrang ta. Lagyan natin ng vowels. Fatha, kasra, dhamma. So, ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Okay, sabayan niyo ako sa kabila, dito sa baba. Bismillah. Ta, ti, tu. Dito naman, lagyan natin muli. Ta, ti, tu. Mashallah. Siguro, kaya niyo na yan. Ito ang tinatawag na letrang ta. Pag nilagyan natin ang vowels, ta, ti, tu. Ta, ti, tu.
32. Masyaallah. Paano isulat? Kaya na sinabi natin, ganyan. Lagyan ng dalawang tuldok. Yan ang letrang ta. Okay. Panghuli, yung letrang sa. 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 Okay. Letrang sa. Han? Letrang sa. Mapaparami kayo ng practice niya sa bahay. Inshallah. Letrang sa. 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 Ito. Sa. Sa. Okay? So, isulat natin. Paano isulat ng sa? Bismillah. Tatlong tuldok. Tatlong tuldok. Yan. Nakuha nyo? Tatlo ang tuldok. Okay, next. Dito rin. Dito rin. Mashallah. Okay. So, yan ang letrang sa. Letrang sa. Isulat muli. Yan. Okay. Lagyan natin ngayon ng vowels. Paano lagyan ng vowels? Una, fatha. Magiging tha. Tha. Kapag ka namang kasra, magiging thi. Thi. Tapos kapag bamma ay thu. Tha. Thi. Thu. Lagyan natin muli. Sabayin niyo ako. Bismillah. Tha. Thi. Thu. Okay. Dito naman. Tha. Thi. Thu. Tha. Thi. Thu. Okay? Masyaallah. So ngayong araw, napakaiksi po ng lecture natin, inshallah, gawin niyo sa bahay. Kailangan ay mag-ano kayo, practice kayo palagi. Paano isulat ang alif? Ba, ta, tha. Okay? Pagkatapos ay kapag ito ay nilagyan ng vowels, paano basahin? Ito, alif, lagyan ng vowels, a, i, o. Ito naman, letrang ba, paano lagyan ng vowels? Paano basahin? Ba, bi, bu. Ito naman, letrang ta, pag nilagay ng vowels, ta, ti, tu. Ito naman, sa, kapag nilagay ng vowels, sa, si, su. Okay, so mashallah, nawagati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-practice kayo sa bahay, palagi gawin nyo para matuto kayong sumulat, pagkatapos i-familiarize nyo ang bawat mga letra kapag may vowels. Yung letra na walang vowels, letra kapag may vowels, paano ang pagkakaiba ng pagbabasa. So inshallah, bukas pagpapatuloy natin ito, yung jim ha kha, sa mga sunod na mga araw, yung dal dal ra za. Inshallah. So ako po muli, nagpapasalamat sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.